remember, ayan ang aming ilog. The first recorded history. The first recorded history of Sarat started from the riverbanks of the Patsabelo. Upon the arrival of the Malay natin, and then again on the arrival of the Spaniards. Kasi nung araw, wala pang DPWH. Kaya ako sinasabi yun, sa ilog lahat ang lifeline natin before. Because Ilocos Sur, Ilocos Norte is made up of small islands. Kaya makikita nyo on your biyahe na ang Ilocos Norte at Ilocos Sur magsasawa pa sa dami ng tulay. From the shortest to the longest, may culvert, may kung ano-anong tulay. Okay? So, ilog ang ginamit ng araw. Sa mga nagtatanong po, doon po sa itinerary po natin about kay Ma'am Irene and kay Sir Greg Araneta, dito po pinasal si Ma'am Irene and Sir Greg Araneta po. So, yung simbahan po nito is very significant na sa tinatawag natin Marcos Trail. Yung Marcos Trail po na yun is napuntahan na po natin. Ito po yung last stop natin. Napunta na tayo ng Malacanang, FBN sa Batac, and ito po. Part po ito ng Marcos Trail. So, pupasok po tayo sa loob para makita nyo kung bakit. May kwento kasi na si Ma'am Irene daw kaya dito kinasal. Kasi nga daw, gusto ni FEM na pag-isipan niya muna kung itutuloy niya ba daw yung kasal habang naglalakad din sa aisle po na yan. Kasi yes. This is the longest aisle po. This is the church. Okay. Makikita ninyo, pagpasok ninyo sa simbahan, hanggang dun sa dulo ng altar. Yung dulo ha, ng altar, ito ang simbahan sa Ilocos Norte na may pinakamahabang aisle. Okay. And then, pagpasok mo ng pintuan on the main door, merong pintuan sa kanan, halfway hanggang altar, may pintuan sa kanan, may pintuan sa kaliwa. Pagtapos mo ng altar, may pintuan uli sa kanan at may pintuan sa kaliwa. So ako mismo, I'm telling my children, kung gusto nilang magpakasal dito sa Sarat, so that while they are walking towards the groom, makapag-isip siya. Kung itutuloy niyang magpakasal. Kasi eto yan. Kung ang babae ay napipilitan lang, pwede siyang umiskap sa kanan o sa kaliwa. Yes. Oh, ang binata rin, kung napipilitan lang, pwede niyang gamitin yung pinto ang dalawa dun sa dulo. Takbo ka agad. See? Walang shotgun. Sa mga nagtatanong din po kanina, with regard po sa wedding, saan po nagpalit si Ma'am Irene, kasi diba, kung nakwento na po siguro o may idea na po kayo na si Ma'am Irene po, dito sa vicinity rin na ito, nagpalit po ng damit. So, nadaanan po natin kanina yung munisipyo ngayon. May nakalagay doon, presidensya. Because during the Spanish period, ang ating munisipyo is headed by a mayor which they used to call presidente before. So, the house of the mayor, the seat of government of the mayor, is the presidensya. Okay? Ito ang luma na presidensya, yung bago namin, yung dating tinatawag namin na Irene's Guest House, kung saan siya bumabak para siya ay ikasal. Okay? Ngayon ay munisipyo na. Binigay po yun. Binigay nila. Ng pamilya Marcos sa Sarat po. Sa Sarat. Wow. Tapos, ayun po ginawa na siyang munisipyo. Kasi nga, sabi nyo naman, ito ay maliit na. Na old munisipyo po. And kung ano po yung itsura ng simbahan na to during po nung kinasal, wala po kayong makikita sa YouTube kasi na video about nung kinasal po si Ma'am Irene or Sir Greg Araneta. But according po sa kwento, napapalibutan po ito ng magagandang bulaklak na hindi po galing sa Pilipinas daw yung mga bulaklak. Kasi kung sa kwento po, baka po may mga alam, may mga That's why tinawag na wedding century. Wedding of the century. Yes. Kahit po sa loob, kung makikita po natin sa mamaya, yung dinadaanan daw po ni Ma'am Irene ay wala po kayong makikitang ini camera daw po na nakatutok sa kanya. Pero naka-hide daw po yung sa loob. Kasi may one time po na natour po namin yung isa sa mga director po na nag-direct po noong wedding of the century po. And sa paligid daw po na is puno ng bulaklak, mga sampagita. And umpisa po daw ng sa may papasok na yan, na ano yan ang red carpet, papunta sa loob. So napakasaya. Siya ay nakasakay sa isang karawa.
Wow. Karwahe or kalisim. Kalesa. Kalisim. Wala, ang kalesa may bubong. Bubong. Ang kalisim wala. Bubong siya sumakay. Kalisim. Ang kanyang bubong ay original pa yung mga kahoy. Double process siya na gano'n. So yung paparik na gumawa nito was a very radical piece pagdating sa architecture. It is a double process. Pwede akong mag-isip kung papatotoo ba to o hindi. Baka lang pagdating niya dun sa dulo, wala na pala yung onion groom. Okay? So this is our church. You can make your prayers and wishes. This church was built in 1717. It was designed by Padre Barreiro. 24th Bishop, Archbishop of Nueva Segovia. O malayo. Doon po tayo i-exit para po makita niyo yung reception. So makikita niyo yung sinasabi ko. Still original. Very radical ang priest natin na gumawa ng simbahan na ito. Anong taas ito pa? Yes. Kasi noong panahon na yan, hindi nagdo-double trusses. Yung ganun ang bahay. Yan ay double trusses. Yan ay hindi naka-fix. Kapag lumilindol, o may movement, nagsuswing siya. Gumagano-gano lang po siya. Yes, nagsuswing siya. Magaling na pare. Nag-iisa lang ang naging priest namin dito na gumawa ng simbahan. Not like the church in Paway, na tatlong pare yon. Kaya makikita ninyo ang church ng Paway, tatlong different influences. Okay? Pati yung ibabaw Moorish ang dating. So ito, isa lang. Si Barayo lang. Tara po sa ano? Dito tayo, lakad tayo. Sir, plus light. So yun yung sinasabi mo. Dito ang landon. Pasigiso. Ito ang sinasabi kong hangganan that connects the church and the convento. Okay. So dyan po yung reception? Hindi, doon dito. Po yung bubong po na yun. Yung bubong po na yun. Reception. Hindi kayo. Nagpapaitiring na lang po sila. Oo. Actually, marami ang naihanda dahil marami ang tao. Merong naihanda sa mata, na may hinanda rin sa Paway, at doon sa may Malacañang of the Lord, at may hinanda rin dito. Dahil napakarami ng tao. Magugulat ka, hindi halos makausad ang sasakyan natin. Sa stage na ang labas natin. Hali na kayo guys. Yung makikita nyo na rebulto ng parang madre, that is the rebulto of our patron saint. Nalung nalumindol noon, makikita nyo
yan lang ang hindi nabasag. Although nahulog siya, pero hindi siya nabasag. Si Santa Monica, the nanay of the patron saint of Pawag. Yes, ma'am. Ayan. Ayan. Sige. So, napuno po ba yun? Kulang pa. Grabe, lawa. Kulang pa, no? Yung estimated na... Bisita. Bisita. More than... Hindi ko alam kung ilan talaga ang... Halimbawa, sitting. Hindi ko alam ang capacity nito, pero... Sumobra ang dami ng tao that time. Kasi pati yung ibang mga houses noon, naghanda rin kami parang may piyesta sa sarat. So, people flock to Ilocos Norte that day. At talaga nag-enjoy sila. Okay? Sige, ikot kayo. Yung ano po, yung eskwela kami ni FEM po, pero sa school ang talag po ngayon. Nakasarado siya. Kasi Sabado. Meron pong specific classroom po dyan kung saan po siya tumungtong ng grade 1. Ginawa po siyang small museum po siya. And may kwento po doon about doon sa langgam sa natatawa kanina kung ano daw yung langgam. Very significant na kwento ng langgam. Actually, we call him Andy, nakihirapan akong Ferdinand. Si Tata Andy has a weakness for crawling insects. More particularly sa langgam. Kasi doon sa likod ng museum noon, merong puno ng sampalok din. And then, ang puno ng sampalok, merong, kung tawagin sa Tagalog, ibok. Pero in Ilocano, buos, kung tawagin, yung malalaki na red. Ngayon, natutuwa siya sa ganun. Alam niyo kung bakit? Na-fascinate siya that a langgam that size could carry leaves na malalaki. Kaya nga tuwang-tuwa kami noon. You remember the Carlsberg? Hindi ba merong may advertisement ang Carlsberg na langgam ang nagbibitbit? Kasi makikita mo doon ang teamwork. Kaya yun is itinuturo sa aming mga apo that teamwork works. Yes. There has to be a concerted effort to attain a goal. Kaya bayanihan, teamwork, concerted efforts, sa pagtutulong-tulong, hindi naman kayang bitbitin ang nag-iisang langgam yan eh. Pero pag pinagtulong-tulungan, nakakarating from here to there. Okay? Yes, unity. Kaya laging sabi niya, hindi kayo kasali, kasama kayo. Wala tayong ihihiwalay. Yes. Okay? Yun lang ang aming paniwala sa buhay. Kasi Ferdinand or Tata Andy started campaigning, naging aware ako as president when I was still in elementary in 1965. And we were still residing in Nueva Ecija at that time. Kinuha nila ang mother ko as provincial coordinator. Talagang kahit na alam mong hindi siya para kay FM, nung nanalo na si FM, tinatawag namin sila. Isinasama natin sila sa ating mga proyekto, sa ating mga plano sa buhay. We don't give up on anyone. Not even your kids, kahit na ano pa ang mangyari. Don't give up on persons. Okay? Kasi hindi iisa ang harap. At saka mas masarap ang buhay, mas masaya ang buhay kapag magkakakapit kayo. You can fight, you can discuss, you can mag-away. Okay? Pero hindi kailangang magkalimutan. Okay? Magsama-sama tayo sa hirap, sa ginhawa, lalo na sa hirap, magsama-sama tayo at sa ginhawa. Parang mag-asawa, kapag nag-asawa ka, hindi nag-aaway tungkol sa pera kapag walang pera, at lalong hindi nag-aaway kapag mayroon ng pera. Okay? Okay, ano po. Lang po pala, segue lang from our office. Yung suot-suot po ni Nanay Minda, this one po is project po ito ng dating si Governor Amy Marcos. Tinatawag po namin itong Summer Tourism Program po. So yung nasa likod ni Nanay, mapapansin. Yes. Ask me. Napakaganda ng mini.
Actually po, yung sa kanila binibigyan po ng trabaho. Actually po hindi siya hindi wala pong masyado nakakaalam from the outside na during po noong term ni Ma'am Amy. Hindi lang po mga kabataan na nagsasummer or mga kaming mga senior. Sinasama po namin sila sa program na kung tinatawag is yun na, Tourism Ambassador. Kasi saan nga po ba manggagaling yung first-hand experience kung hindi sa kanya. So, for example po, si Nanay Minda from Sarata, tapos may sites kami dito, which is ito yung March 3. Yung mga senior citizen po, pinapa bumubuo sila ng parang isang grupo. So, actually, malaki ang pasalamat namin kay Ma'am Amy. Actually, hindi Ma'am Amy ang tawag namin sa kanya. Manang Amy. She feels comfortable when people call her Manang Amy. Kasi walang hindi mo ma-reach ang tao kapag buhang gobernador, yung ganon. So, Manang Amy siya. And I can say, Marites siya. Kasi tatanungin niya, uy, ano nangyari sa inyo doon? Kumusta? Ano nangyari nung bagyo? In a good way. Alam mo, talagang matutuwa ka. Pati ang pagbuhay ng turismo, she gave way to jobs. Although seasonal ang pagdating ng tao, normally bakasyon. So people flock anywhere else. Bakasyon, tapos Christmas season. So, hindi lang yung mga kasimbata niya, yung kasimbata ko rin. Kasi oo, mga recycled teenagers na kami. Oh, wait, I call myself a recycled teenager. I do not want to be called senior citizen. Sabi ko, Diyos ko, hindi pa ako ganun ka, ano.